napansin ko habang nakaupo, nakaganyan siya, nakaupo, may tinitingnan siya doon sa baba niya, doon sa may lap niya. Tapos noong makatapos na ang hearing, nakita ko nagsilid siya ng cellphone sa bulsa. Tinanong ko kila sir, pwede pa talagang gumamit ng cellphone ang kagaya niya? Ang sinagot lang allowed pa daw na makagamit siya ng cellphone. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang ibinalitang nawala ang guro at beauty queen na si Catherine Camilon, formal nang nagkaharap ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro, ang itinuturong mastermind at isa sa mga sospek, sa pagkawala ng biktima. Pag sinabing may cellphone ka, may maraming makukunta ka. May matatawagan siya, may pwede siyang kausapin. Siyempre, nadudun yung takot namin bilang pamilya dahil sinasabi ngang yan nga yung suspect. Pasado alas 9 umano ng umaga, nang magsimula ang pre-hearing conference noong Miyerkules, sa pagitan ng dalawang panig ng biktima at sospek, sa Regional Internal Affairs Service 4A, sa Calamba City, Laguna. Isinagawa ang pagkikita upang makapag-usap ang dalawang panig, ukol sa isinampang kasong administratibo laban kay Major De Castro. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng PNP Calabarzon, mas mabigat ang naturang kaso laban sa opisyal. Patuloy namang umaasa ang CIDG 4A na mahahanap na rin nila ang driver at bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay na siyang itinuturo ng mga saksi na nagmando sa paglipat sa umano'y dugo ang katawan ni Catherine patungo sa isa pang sasakyan. Nag-alok na rin ng 500,000 pesos na pabuya si Senator Raffy Tulfo sa sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ni Jeffrey Magpantay. Samantala, nakatakda na sa December 9 and 11, 2023, ang preliminary investigation sa kasong serious illegal detention at kidnapping kina Police Major Alan De Castro, Jeffrey Magpantay, at dalawa pang hindi nakikilala, kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon, ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Sa PNP side, ano nang resulta sa ginagawa investigation? Ang nangyari po kasi Idol Raffy, doon po sa sinasabing may nakakita nga daw po na may naglipat ng katawan daw po ni Catherine na may mga dugo daw po sa isang SUV na kulay red. Okay. At pina-DNA na po ng kapulisan po natin yung SUV at meron na daw pong resulta ng DNA. Meron din pong na-recover doon ng hair strands, Idol. Unawa ko po doon sa imbestiga ng CIDG, parang nakita na po yung pangalan noong may-ari, noong pulang sasakyan. Pero parang wala naman pong sinasabi pang iba, basta wala po siyang plate number. Yun po ang yung kaunahan pong may-ari po noong sasakyan. Colonel Jean Fajardo, spokesperson ng PNP. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Sir Raffy. Opo, Colonel. Ano na pong pinaka-latest dito po sa kaso ni Miss Catherine Camilon, yung beauty queen na nawawala? Nilabas na po ng forensic group yung resulta po nung ginawa po nila DNA finding doon po sa mga hairstand na na-recover po doon po sa Red Horn CRV at lumalabas po sa kanilang DNA profiling na yung hairstand po nag-match po sa DNA profile po ng magulang po si Miss Catherine Camilon po. Ayun, okay. Pati yung blood? Yung hair strands pa lang po. So, ibig sabihin, napakalaking probability na yun po ay kay Catherine Camilon. Ang tanong ko lang po, paano po kayo nakapag-recover ng hair strands doon sa Red CRV na yon? At sino po may-ari ng Red CRV na yon? Kung malatandaan na, sir, noong November 9 po ay mayroon pong reported na abandoned Red CRV dyan po sa may barangay Dumuklay, Batangas City at nai-report po ito sa CIDG at immediately ay pinuntahan po nito itong ilang lugar dahil na meron na po tayong hinahanap na Red CRV dahil meron yung witness na nagsabi at pumunta po sa India sinasabi na noong October 12 po ay may nakita po sila ng tatlong akihan doon po sa area na nabanggit na okay. May inilip po ang babae mula po doon sa Nissan Juke na pagpamayari po ng ni Catherine at inililipat po ito sa isang Red CRV Honda.
Kaya as a result of that po ay pina-forensic examination na po natin itong Red PRB at doon na po Sir Rafi nakita itong possible blood samples at saka hair strands. Okay. As to the owner po Sir Rafi, ay na-trace na rin po ito base doon sa chassis and engine number na pagmamayari po ng isang individual na nakatira po dyan sa Plasfit. Tahan po siya, sir, na highway patrol po at ADG ay sinasabi po niya na naibenta na daw po niya itong sasakyan as early as 2013 at hinihintay po natin magpresenta po siya ng ebidensya kung kanino po niya naibenta itong sasakyan na ito. At nasabi niya ho ba kung kanino niya po naibenta? Hindi na matandaan according dun sa kanyang statement. Subalit sa nag-commit po siya na makikipagtulungan at hahanapin po niya yung deed of sale dahil halos 10 taon na po yung nakalipas but siya ay in constant communication po sa ating mga investigating unit po. Okay, kasi po kung 2013 pa yan, that's 10 years ago, eh dapat every year kapag nagpaparegister yung bagong may-ari, eh siya yung magpapresenta ng ID to prove ownership. Tama po sir, kaya meron din po tayo sir na sinampahan na isang individual for kidnapping and as a result po ng ating investigation na siya pong current owner po nitong sasakyan at lumalabas nga po na hindi na ilipat yung pangalan na ito doon sa current possessor po. Na yun na kinutuhan din naman natin sir for dahil po niya ma-explain how come wala pong mga dokumento na magpapatunay pag-aari po niya itong sasakyan. Okay. So pwede yung makuha yung pangalan ng currently naka-register sa kanya? Sa i-text ko mamaya sir Rafi, wala lang po ako sir na okay. Sir, na dokumento pero sige. Ibigay ko po yung pangalan sir Rafi. Yung registration mo ba expired yung car registration, yung plaka o current? Yung plaka, wala pong plaka sir Rafi nung ma-recover po natin itong sasakyan na ito. Pero na-trace po natin yung ownership based okay, po doon sa chassis number. Yep. Kukuha po ako ng update dyan sir Rafi at bibigay ko po sa inyo po sir. Kilala niya ho ba si Major nung tanongin niyo po? He denied any knowledge about dito sa kaso po involved with Catherine Cabiton sir. Nasaan po ngayon si Major? Akakala po yan po siyang under restrictive custody sa headquarters po ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Cap Vicente Lim po. Okay, pero wala pa pong kaso inaisasampa sa kanya? Meron na po sir, noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kaso nga kidnapping and serious illegal detention laban nga po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at two other candos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng prosecutor's office sa Sir Rafi yung resolution po. Okay. So habang gumugulo yung kaso sa fiscal's office at lumabas yung resolution at ma-raffle yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po, sir. At Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes, sir. Yun naman po, sir, ang commitment po na so, when you said restrictive custody, siya po'y nakapaggalagala dyan sa headquarters? Nandun po siya sa kampo, Sir Rafi, ng regional headquarters po ng Kopoke. Nandun po sa okay. Isang lugar po doon, sir. Okay. Sa loob ng kampo siya, pero he's allowed na gumalagala? Hindi po, sir. Restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon. Dinidinig po itong kaso at gumugulo na sir, yung kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po ma'am, restricted siya sa isang lugar dyan. So ibig sabihin, pwede o siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya Sir Rafi ng mga pulis natin po. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Sa ngayon Sir Rafi ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po sir yung case build up at evaluation. Subalit kung ito po ay papasok na po doon sa level po ng preliminary at ako na pong resolution po at maisampa na po sa korte at mailabas yung warrant of arrest ay po pwede na po natin siya sir i-serve yung warrant of arrest para ipulong po siya. So naka-hold po siya with restrictive custody, wala ho pa bang ibang kaso administratibo na isang pasokan? Meron na po sir Rafi, yung Regional Internal Affairs Service owner, grave offense po itong isinampang krimen admin case sa kanya at criminal case. Kaya po restricted po siya at pangtunan po siya at binabantayan po ng ating kapulisan at po natin sa Rafi sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon. Opo. Naintindihan ko po, Colonel, pero ako po'y sigurista kasi. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng sa loob po siya ng selda. Maski sabihin natin, sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga
inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po sir, sasabihin po natin yan sir sa regional director po sir ng PROCOC kung possibility po na mailipat siya sa isang selda po habang dinidinig po ito. But as we speak po, we were assured sir by regional director po ng PROCOC. Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Eh wala na, tumakas na yung tao. He is under strict security na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Ngayon, wala ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, inimbestigahan? Well, he opted to remain silent, sir. In fact, even nung pinatawag po siya ng ating GPNP ay mas pinili po niya na huwag na lamang pong sagutin at sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. Andito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon dahil mahigit na nga pong isang buwan. Wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Okay, Tay, meron kayong gustong itanong sa pulis natin, sa PNP? Tulad po ng sinabi ng saro ko na sana po makapagtulong na po sila at nang para pong madaling makita po ang aking anak. Okay, si sister, meron kayong gusto itanong? Ako po, wala naman po. Ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ang ginagawa niyo yung pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil, Sir Rafi, yung PNP po sa investigation po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya, Sir Rafi, ay umaasa pa rin po tayo na makirecover po natin buhay si Miss Catherine Camilon po, sir. Okay. Wala ho bang mga testigo o CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CADG na siyang nangungkot sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zeroin po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po sa kanya, sir. May nabanggit po kanina na magpantay? Ito pong Jeffrey magpantay, sir, ay personal driver po ito ni Major Picasso at ito rin po yung isa sa tatlong kalalakihan na possibly identify po ng dalawang witness po natin na nagsakay sa isang duguang babae palipat po doon sa CRV na red po. Si magpantay po ay isang pulis din? Civilian po, Sir Rafi. Okay, nasaan po itong si magpantay ngayon, ma'am? Hinahanap pa rin po natin na Sir Rafi at gusto ko na rin pong kunin itong pagkakataon na ito upang manawagan kung sino po, sir, ang meron pa pong mga informasyon para po sa ikalulutas po ng kaso na ito at maaaring may alam sa possible location na po nito mga suspect na kinasuhan natin. Ay sana, sir, ay makipagtulungan sila para mabigyan din po natin ng kaukulang progress itong kaso po na ito. Okay, so si Jeffrey Jepoy Magpantay ay personal bodyguard driver ni Major. Sino pa po yung isa? Tatlo po yung nakita ng mga witness natin. Isa nga po doon, sir, si Mr. Magpantay. Yung dalawa po, sir, ay unidentified po. Isa lang po yung na-identify po nung witness natin doon sa tatlong nakita nila. Ito po si Magpantay, sir. Si Magpantay po ay nagtatago na. Yes po, sir. Na-check nyo na po sa mga posibleng pagtitirahan niya mga kamag-anak at wala po siya doon. Ongoing po, sir, yung ating manhunt operation laban po sa kanya doon sa mga lugar na posibleng kanyang kinakokoonan, sir. Okay, ano naman pong reaksyon ng mga kamag-anakan ni Major tungkol sa kasong ito, Colonel? Well, hindi po sila personal nakakausap, sir. Subalit itong kaso po na ito ay laban po kay Major Dicasco na alam po natin na siyang pamilyadong tao but yung pamilya po niya ay nakiusap na huwag na po silang idamay dito sa kaso na ito at hayaan po yung kanilang kaanak na sabutin po yung reklamong isinampa sa kanya. Opo, ma'am. Gaano po katagal sa serbisyo si Major, Colonel, ma'am?
More or less, almost 15 years na po ito, sir. Ito po ay batch 2008 po, kaya medyo na po siya. So, more or less, sir, Rafi, ay mahigit close to 20 years na rin po ito, sir. 20 years. Okay. PNPA opo. Graduate po siya? Opo, sir. Opo. Okay. At ano po yung pwesto niya currently, ma'am? Bago po siya, sir, narinig po sa kanyang pwesto, ay siya po ay MMBO po, sir, ng Drug Enforcement Unit po ng Police Regional Office 4A po. Ayun, Drug Enforcement Unit. Siya po ba ay pinadrug test nyo? Na baka ito po ay drug addict na? That I have to find out, sir, Rafi, kung siya po ay dinarug test po, sir, ng Pocopocate. Opo, gano'n po siya katagal na miyembro po ng anti-drug unit po ng PNP? My apologies, sir, Rafi. I don't have with me the Major Dicastro. Ang information lang given to us, sir, is that po siyang miyembro po ng Provincial Drug Enforcement Unit po. Okay, sige po. From time to time, Colonel, kami po ay may paugnayan sa inyo on behalf of the relatives kasi pupunta po sila sa amin para kumuha ng update. Now, tatawagan namin kayo at kung ano pong pwede namin maitulong ng aking tanggapan, not only dito sa Wanted sa Radyo, kundi tanggapan ko Senado para mapabilis yung paghanap ng justisya ng pamilya ng nawawalang si Ma'am Catherine Camilon, Colonel. Yes po, sir, Rafi. Asahan niyo po yung cooperation po ng PNP tungkol po sa kaso po na ito, sir. Thank you po, Colonel. Salamat po, sir. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko to noon, na-solve ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan, at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Pero ko pong sarili yan. Ayan po. Pagmasdan po na mabuting pagmumukha po ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Ito po ay personal bodyguard and driver ni Major DeCastro. Siya raw po, ayon sa testigo, kasama sa nagbitbit sa katawan kay Miss Catherine Camilon papunta sa isang Red CRV Honda at nagtatago na ngayon. Ganito ang gawin mo, Mary. Kailangan cooperation talaga dito. I'm sorry, I don't want to put pressure dito po sa kamag-anak ni Major na wala namang kinalaman sa kaso. Pero sa ngalan ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung paggulo ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect, then ang susi rito ay itong driver. And I'm sure kung driver bodyguard ito ni Major, then kilala ito ng family ni Major. So the PNP should talk to the family of the Major para magbigay ng info. Hindi natin kailangan banggitin pa yung pangalan, pagkakilanlan ng wife at family Major. Pero dapat mag-cooperate din yung family ni Major dito sa ginagawang investigasyon. At anong cooperation kailangan? Sabihin ng family Major kung sino itong si Jeffrey Jepoy Magpantay. At least doon man lang tutulong. Now, kung sumuka rito, Jeffrey Magpantay, tulad ng ginagawa ko, I'll protect you. I'll make sure na walang mangyari sa'yo at bahala na sa'yong korte. Yun yung pangako ko sa'yo. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.